Hello, Philippines! Mabuhay! Hello, world! Onde! Umpisa pa lang pag-voiceover ko, nagkakamali na ako. Nakakaloka. So, ayan na nga at nagpunta kami dito ni Maro. Kuha nga ito kagabi. Aba, ang bata gustong sumama, kaya pinagbigyan ko na. May ipabibili nga daw siya. Bibili nga daw siya ng ballpen. Eh, sabi ko sa kanya, bakasyon na. Wala palang isahang ballpen dito. Heto nga yung pinunta ko dito, bibili ako ng tape. At naubos na nga ang tape ko. Ginagamit ko yan sa pagpapasyente. So, ayan na nga at pababa na kami niyan. Pupunta na kami sa counter. Sabi ko nga kay Maro, tara na, baka may ipabili ka pa. Abay, meron nga. Dadaan daw kami sa South Star Drugstore para bumili ng kanyang merienda at babaunin sa school. Kaya heto nga at nagpunta kami dito. Sabi ko nga sa kanya, bilisan niya. At napakatagal nga niyang mamili. Paano kasi kapag kasama ko siya, nagtatagal kami? Hindi nga siya agad-agad nakakapili ng kanyang kukunin. O diba, paikot-ikot siya, napakalikot. Manong kumuha na lang ng kumuha, no? Akala mo namang napakadami kong dalang pera. Eh bago pala kami magpunta dyan, sinabihan ko na siya magtipid-tipid. At heto nga at sa sobrang init ng panahon, ice cream ang tinitignan niya. Hinayaan ko na nga at mainit nga. At hayan nga at nakapili na siya ng kanyang bibili. Magbabayad na nga kami niya. May nakalimutan pa yata siyang kunin dyan, eh sabi ko next time na lang. So heto nga at nakabili na kami at pauwi na kami ng baha. At magandang-magandang araw po sa ating lahat. At heto na naman at gumising ako ng napakaaga para magluto ng pagkain niya. Buti na lang, tinignan ko yung cellphone ko at nabasa kong wala pala silang paso. Eh, naliligo na siya noon. Sinabi ko na lang sa kanya na tapos na siya maligo, na wala silang paso. At hen na nga at sabay na kaming lumabas sa labasan at pauwi na siya sa kabila. Ayaw nga niyang umuwi at gusto niya mag-stay sa bahay. Sabi ko sa kanya, siya ang pipila kapag kinuha yung bigas ni Umali. At nandito na ako sa aking pasyente. O huli ka, Manang Elvira, nakikimarite. Pagkatapos ko nga magpasyente dyan, lumipat naman ako sa kabila. Tapos ito na nga, tapos na rin ako magpasyente dyan at ihahatid na nila ako sa kanto. Napakabongga nga at sa kolong-kolong ako nakasakay. Nagpalit nga sila ng sasakyan ng isang pasyente ko, ginawa ng kolong-kolong. Ay na naman, nakalimutan ko na namang mag-video. So itong kuha na ito ay pauwi na ako niyan at tapos na akong magpasyente. O ito nga yung update ko sa tulay ng Santa Rosa, malapit na siyang matapos. Konting-konti na lang yung kanilang sesementuhin. Kaya alam, mapapansin mo yung mga trabahador, mas matagal pa yung tambay. At paninigarilyo kasi yung gumagawa, ang mga Pilipino nga naman. So ayun nga at nandito na ako sa palengke ng Santa Rosa para bumili na naman ang pagkain namin ni Maro. Napakasarap nga ng lulutuin ko mamaya. At isa nga sa mga paborito to ni Maro, matagal na nga ako hindi nakakapagluto nito. Kaya heto nga ang lulutuin ko mamaya. O, pas muna sa longganisa at kakalongganisa ko lang kagabi. So heto na nga, tag-tricycle ako papunta sa kabila. Susundutin ko nga si Maron at kukunin ko yung bigas ni Umali. Lola nga niya ang kumuha kanina ng bigas. At kasama nga si Maron sa pila. Napakadami nga daw tao nagpunta at napagkainit-init sa pilahan. O, shoutout sa'yo, Annabelle Santos. Kumikembot-kembot ka pa. At hen nga at pauwi na kami ni Maro. Naghanap nga ako kanina ng tricycle driver na kaya magbuhat ng bigas papunta sa aking bahay. Aba, hindi ko na kaya magbuhat ano kasi nga pagod na ako at napagkainit-init pa. Aba, masisira ang beauty ko ano. At napakadami pang tao makakakita. Nakakaloka. At hen nga at masaya naman ang anak ko sa chocolates na binigay ninyo. Napakababait ninyo. Maraming salamat ulit. At heto na nga at bibigyan ko ng bigas yung kapitbahay ko na hindi nakakuha. Para matikman naman nila. At heto na nga at nagsasaing na ako. Hayan nga at iginagaya ko na ang ulam na lulutuin ko ngayon. Alam nyo na kung ano yan. Una ko nga iginisa ang luya. Pagkatapos nyan, inilagay ko na ang bawang at saka sibuyas. Saka ko inilagay ang karne ng nyoboy at saka ang nyutay. Alam nyo na. Mekos-mekos ng bonggam-bongga para mawala ang lansa. Hulaan nyo na lang yan. Hindi ko na nga kukuhanan lahat bilang respeto sa mga hindi kumakain yan. Alam nyo na.